Ayan guys, welcome back sa ating YouTube channel. For today's video guys, ang gagawin natin ngayon ay magluluto tayo ng ginataang tandan o linabog na tandan sa Bisaya. So ang main ingredients natin dito guys is yung tandan o puffer fish sa English at saka butete in Tagalog in Bisaya, which is belong siya sa most poisonous fish in the world. So yung gagamitin nating tandan is edible naman guys. Kaya guys, without any further ado, magsa-start na tayo sa ating pagluluto. But if you are new to my channel, don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell button para maging updated ka sa aking mga susunod na videos. Una guys, babalata natin yung tandan o puffer fish gamit ang kutsilyo. Kung pwede guys, mag-ingat kayo sa paggamit ng kutsilyo. Tapos lalo na yung sa paghawak ng isda kasi marami po siyang tinik, baka kayo matinik. Sa paggamit naman po ng kutsilyo, dahan-dahan din po kayo. Yan. So, gamit po ng tinidor, i-ano po natin siya. Babalatan natin siya gamit yung tinidor. Ayan, tapos hiwain natin sa kutsilyo yung mga balat na nakadikit pa sa kanyang sa katawan. Ayan, so makikita nyo guys, ginagamit ko yung tinidor at saka yung kutsilyo. Dahan-dahan lang po sa pagbalat guys na hindi matamaan yung kanyang atay kasi yung atay niyan, yan yung magpapalasa o magpapasarap palalo sa lulutuin natin. Ayan. Dahan-dahan lang po guys ha, kasi maraming tinik yan. Ayan. Itutusok niyo po yung kutsilyo sa loob ng balat niya. Kasi yung balat niya guys, parang nakaano lang. Parang nag-float lang sa buong katawan niya. Kasi lumulubo kasi yan guys eh, pag na ano, pag natatamaan mo ng ano, yung pangkuha mo sa kanya, yung parang fishnet, lumulubo kasi yan eh. Yung parang natitreten siya, lumulubo yan eh. Yan, dahan-dahan lang talaga guys, dahan-dahan lang. Tapos pala guys, pag nagbabalat kayo niyan, yung balat niya guys, huwag niyong itapon basta-basta na lang kasi masama yan guys eh, kapag nakain ng aso o yung mga ano alaga niyong hayop, masama yan, nakakamatay kasi yan eh, kasi yung tinik niyan, iba kasi yung hugis ng tinik niyan guys eh. Minsan nga guys, yung ano, yung gulong, pag natusok ng ganyan guys, chak, flat talaga guys. Kasi yung tinik niyan guys, sobrang matigas kasi yan eh. Kahit maapakan ng gulong, hindi nababali. Kaya yung mainam talaga na gawin guys, pag nagbabalat kayo niyan, pagkatapos niyong mabalat, eh, maigi na ilibing niyo na lang po. Yung malalim na hindi na kukot-kot ng mga aso o yung mga alaga niyo pong hayo. Yan, malapit na po nating mabalatan. Sa may buntot na po tayo. Yan, dahan-dahan lang po. Yan, tapos na po ang ating tandan na nabalatan. Tapos check nyo po guys kung may mga natira pang mga tinik sa mga katawan niya at saka bunutin nyo na lang po. Thank you.
So, ayan guys, same procedure pa rin. Balatan na natin yung iba pang tandan na nahuli natin. Same procedure lang po yun guys. Mag-iingat lang po tayo sa paggamit ng kutsilyo at saka sa paghawak ng isda. Baka tayo ay matinik. So ayan guys, tapos na nating nabalatan yung mga tandan na gagamitin natin sa linabog. So check na lang po natin yung isda, baka may tinik pa siyang natira, tsaka tanggalin na lang din po natin. So ang susunod natin gagawin guys is ihiwain na natin yung isda para atin ang masimulan at saka i-prepare natin yung mga pansako. So ayan guys, ihiwain na natin yung tandan. Ihiwain lang po natin siya na naayon sa sukat na gusto po natin. So yan na po, tapos na nating na-slice yung puffer fish. So ngayon, ipiprepare na naman po natin yung mga pansako. Una po ay luya. I-slice lang po natin yung luya. Pagkatapos po nating i-slice yung mga luya, didikdikin po natin to para lumabas yung kanyang aroma at saka lasa. Kasi mas maganda yung luya guys pag nakadikdik kesa nakaslice lang po. Mas maraming luya, mas maganda guys. At saka depende rin po sa panlasa nyo po. Tapos yung sibuyas. Balatan nyo po muna yung sibuyas. Pagkatapos nyo pong balatan, i-slice lang po natin yung panggisang style po. Yung maninipis po. Pagkatapos ng sibuyas ay bawang naman. Kasi di kompleto yung panggisa pag walang bawang. Kasi yung bawang guys, nagbibigay siya ng amoy. Tsaka ito rin ay natural na pampatamis ng pagkain. So ayan guys, tapos na nating na-prepare yung mga pansahog at saka yung tandan. So ngayon, yung gata naman yung ating i-prepare. So lagyan natin siya ng isang basong tubig. Isang basong tubig lang po para ispisong gata yung ating magawa. At paghaluin natin guys at saka bibigain. So ito na yung gata na piniga natin kanina guys. So gamit ang strainer, salain natin yung gata guys para mahiwalay yung sapal tsaka yung mismong gata. So yan, isang baso guys, isang baso ring gata. So ito na yung natira na sapal sa una nating gata. So ngayon, ibabalik natin siya guys para lagyan ulit ng tubig para sa pangalawang gata, yung hindi na espeso guys. Dalawang baso yung ilagay natin guys. So ito na yung pangalawang gata na ginawa natin. Gamit pa rin ang strainer, ihiwalay natin yung sapal sa mismong gata. So yan, tapos na natin na-prepare yung mga ingredients. So ngayon guys, ang gagawin na natin ay magluluto na tayo guys. So it's cooking time. Gamit po ang isang medium size na kaldero o pwede rin po yung pan. Painitin po natin ito at saka lagyan ng oil. Any kinds of oil will do. Saktong oil lang po panggisa. So pag mainit na po yung oil, pwede na po natin ilagay yung bawang.
Lagay natin yung bawang tsaka yung sibuyas. Gisahin po natin sila hanggang maging golden brown. Pagkatapos, ilagay na natin yung tandan. Tandan o puffer fish. Pero wag nating isama yung atay. Kasi pag yung atay sinama natin guys, madudurog po ito. Mix lang po natin sila. So pagkatapos, ilagay na natin yung luya. Mix lang po natin sila ulit guys. Takpan natin guys at pakuluan sa loob ng 1 minuto hanggang 2 minuto. After 2 minutes, ilagay na natin yung pangalawang gata, yung hindi ispisong gata guys. Kasi ito yung magsisilbing base o sabaw nito guys. Tapos ilagay na natin yung atay. At haluin guys. Yan, haluin natin siya guys. Yung atay kasi niyan guys, yung magpapalasa niyan guys. Masarap yung atay niyan guys, medyo matamis tani. Timplahan po natin gamit ang isang buong magic sarap. Tapos ihalo natin guys. Halo-haloin natin guys para ma-dissolve yung magic syrup. Pagkatapos ay takpan natin guys. At pakuluan natin sa loob ng 10 to 15 minutes. So after 10 to 15 minutes, ilagay na natin yung ispisong gata. Take note guys, pag ilalagay natin yung ispisong gata, huwag na natin siyang masyadong pakuluan o patagalan kasi pag ginawa natin yung guys, lalabas yung lana o oil ng gata. So ayan, haluin natin guys. So pagkatapos ay takpan ulit natin sa loob lang ng 1 minuto. So ayan, luto na ang ating linabog na tandan. Sarap na ito guys. Tara, samahan nyo ako at tikman na natin. So ayan guys, tapos na po nating naluto yung nilabog na tandan o ginatang tandan. So if you are new to my channel, don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell button para maging updated ka sa aking mga susunod na videos. So ayan guys, medyo gutom na ako. Kaya samahan nyo ako, kakainin natin to. See ya! Bye-bye!